kapag hindi mo laban. Huwag mong papelan. Ano na nga ang tawag sa mga taong wala naman silang pake, e pinapapilan ang isang bagay? Epal ba yun? Ito ba yung mga taong dapat wala naman sila sa eksena? Pero pabida, parang sila ang pinakapunong abala. Pero kung i-analyze mo, dapat talaga wala silang pakialam doon sa problema o sitwasyon. Hindi kaya ikaw ito? Hindi kaya ikaw itong nakikialam sa isang bagay na dapat hindi sa'yo? Hindi mo laban pero ikaw itong laban ng laban. Ikaw itong pansin ng pansin. Hindi mo naman dapat pinuproblema. Ngayon, problemadong problemado ka. Sa ating buhay, may mga bagay tayong pinuproblema na problemang malaki. Malaking malaki. Sa sobrang laki na kung tutuusin, hindi mo dapat pinuproblema. Sabi ng Diyos sa'yo, akin yan. Bigay mo sa akin yan. Huwag kang masyadong magpapaka-stress kasi labang ko na yan. Hindi na yan laban mo. Sabi pa ng Diyos, ako na yan. Labang ko na yan, memorize ko na yan. Pero ang nangyayari, andun ka pa rin. Pumapapel ka pa din. Nakagitna ka pa rin. Kaya ayun, nahihirapan ka. Sa sobrang dami niyan, ewan ko na lang kung saan ka pupulutin niya. Dapat matutunan mo ang mag-let go and let God. Dapat matutunan mo ang mag-offer sa Kanya ng mga bagay na yan. Dapat matutunan mo ang mabuhay ng walang bigat. Ikaw din, stress yan sa buhay. Nakakapangit yan, kaibigan. Pero kung sanay ka naman na, di siya. Ikaw na lang. Sanay ka ng umasa sa sarili mo. Siya. Di ikaw na. Ikaw na talaga. Sabi nga sa Philippians 4:6-7, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God.